So guys, ituturo ko sa video na ito kung paano ang tamang pagbukas ng espresso machine. So una, bubuksan natin yung switch niya. Meron siyang 1 at saka 2. So pipihit natin siya ng number 2. So pinihit ko na siya. So yun, bukas na ang ating espresso machine. So ang next step natin, hihintayin natin na pumunta yung guide sa number 1. Yon, pansinin mo yon, yung guide na ito. Yung guide na yan, dapat kailangan pumunta sa 1. Saka mo siya gagamitin yung espresso machine. Bakit kailangan mo pa natin siyang hintayin? Kasi hindi naman siya mag-ooperate yung machine hanggat wala pa dyan yung guide na, hanggat hindi niya pa nare-reach yung 1. Yan guys, hintayin lang natin na pumunta yung right guide doon sa 1, saka natin siya start na gamitin yung espresso machine. It takes na siguro 10 to 15 minutes yan, matagal yan. So guys, kung mapapansin mo siya, bakit may tasa dyan doon sa magkabila ng steaming point, paraan yan ng paglilinis sa steaming point. Kasi every time na ginagamit natin siya, yung gatas namumuo sa loob. So kailangan natin siyang babara ng ng espresso powder, na yun yung ginagamit natin sa paglilinis niyan. So sa mga next video, yun ang ituturo ko kung paano ang tamang pag-closing ng espresso machine. Lagi mong tatandaan, kung nagsisimula ka pa lang na barista or beginner ka, napaka-importante yung pag-close at pag-open ng espresso machine. Kung paano ang tamang pagbukas ng espresso machine, kung paano ang tamang pag-close ng espresso machine, kung paano ang tamang paglilinis. Importante yung matutunan mo yan. Bakit kailangan matutunan mo yan? Diyan mo kasi makukuha yung best shot or excellent shot ng kopi sa paglilinis ng iyong espresso machine. Kapag hindi mo minimintin ang paglilinis ng espresso machine mo sa araw-araw, magkakaroon ng epekto yan sa kape mo. Either na yung kape mo, pangit ang lasa, yung appearance niya, yung lasa ng aroma niya, mawawala yon. So guys, dapat kailangan tayong marunong maglinis ng espresso machine. Isa rin yan sa tamang paraan ng pag-aalaga sa espresso machine na dapat mong gawin. So ayan, utay-utay na siyang tumatakbo papuntang 1. Pag na-reach na yung 1, pwede na natin siyang buksan. Pwede na natin siyang pagganahin. So ayan guys, medyo malapit na siya. Hintay-hintay lang tayo. Ano yan, it takes... Simula nang buksan mo yung espresso machine, it takes 10 to 15 minutes ang tagal. Bago niya ma-reach yung 1. So pagkatapos niyan, na-reach niya yung 1, so pwede na natin siyang buksan or pagganahin yung espresso machine. So anong susunod natin gagawin? So i-prepare na natin yung portafilter na dalawa, isa sa single shot, isa sa double shot. So guys, tandaan mo, dapat lagi ang portafilter malinis. Katulad ng nakaganyan. So dapat hindi siya dapat maitim. Paano mo dapat gawin yan? So sa mga susunod na video, tuturo ko sa iyo kung paano yan. I-assemble na natin yung portafilter. Ito, ilalagay na natin siya. Tapos ito. Dito. Ilalagay na natin siya. Ito. Ayan, naka-set up na siya. So, ang next na gagawin natin, bubuksan natin siya. Tatanggalin na natin ito. Tapos, sabay-sabay na natin siyang
pabuksan, pausukan. So, bakit mo kailangan gawin yan? Kailangan mo kasi siyang painitin muna bago mo siya gamitin. Parang ano lang rin yan, parang makina siya ng ano, ng sasakyan. Kailangan painitin mo muna yung sasakyan para hindi agad matira ang makina. So, kaya natin mga ano lang yan, 5 to 10 minutes of seconds na lang. Okay na yan. Patayin na natin. Imsikin ha? Imsikin ha? Okay.